Welcome back again to my channel. So, kamusta po kayong lahat? Sana okay po kayo. For today's vlog, gusto ko lang i-share sa inyo na nagpa-ear piercing po ako. Ayan. Kasi, matagal ko na talaga siyang gusto. Kaso yun nga, nagbuntis ako kay Stacy. So, na-postpone siya. So, bigla ko siyang naalala kanina. Kasi, doon sa Facebook ko na dito sa lugar namin may nagbubutas ng tenga para sa mga baby or kung sino mang gusto. So, kilala ko yung tao na yon. So, nag-chat ako sa kanya na sabi ko baka pwedeng butasan niya ako or ear piercing ngayong araw. So, luckily available naman siya. So, pinuntahan niya agad ako at ito nga. Ayan guys. Sa una, sobrang sakit niya. Sobrang sakit. Pero, nung natusok na yung hikaw, hindi na siya ganun kasakit. So, ayan siya, Mas pinili ko kasi yung hikaw na bilog lang siya, yung circle lang siya, para simple lang. Nagpaalam ako sa hubby ko. Sabi ko, Papa, gusto kong magpa-ear piercing. So, pumayag naman siya. So, ayan na. Edi natuloy na siya kanina. Kani-kanina lang. May nararamdaman pa akong konting pain. Pero hindi na ganun kasakit. Pagka hinahawakan na lang siya. Ganun na lang. So guys, kanina, habang nagpi-piercing ako, pinanonood ako ng anak ko. Kaya sabi ko, anak, videohan mo ako. So, kung gusto niyo pong makita yung video, ito na po, ipi-play ko na. Guys, ayun na yung video. Natatawa ako kasi nung bubutasan na ako, so parang namula yung face ko na parang kinakabahan ako. Kaya napasigaw ako ng kumbaga na nakapagsalita ako ng bad word. So kaya tinakpan ko yung bibig ko. Ayan, kasi sobrang nabigla ako. Tapos yung dibdib ko talaga kumakabog. So ayun. Pero nice experience din ng pagpapabutas ng tenga. Gustong-gusto ko yung kinalabasan niya kung sang part. Sakto lang. Ayan. Gusto sana ni hubby dito. Dito medyo mataas dito. So, sabi nung nagbutas sa akin, hindi daw pala basta-basta na magbubutas kasi delikado, baka kasi mamaga siya or baka pagka matagal yung healing niya. So sabi niya mas advice daw na medyo dito para hindi 2 weeks lang magaling na siya. So ayun, pinapili niya din kasi ako kung gusto niya mano-mano yung kamay or yung gun, yung barrel. So sabi niya kung barrel daw, ang gagamitin daw na earrings ay makapal. So, ang bago daw siya gumaling ay aabuti ng 2 months. So, sabi ko, sige, manumano na lang. So, yun na yung pinili ko. Mura lang palang magpa-piercing. Ito kasi, 2 na siya. Tapos, kasama na yung earrings, 300 pesos lang siya. So, ayan, gustong-gusto ko siya.
So, yun na nga guys, ang experience ko sa pag-i-ear piercing. So guys, thank you so much po sa lahat ng nanonood ng vlog ko at sa mga nagsusubscribe. Sana po madagdagan pa kayo at sana po ngayong pandemic na to ay matapos na para tayong lahat ay makabalik na ulit sa normal. Lagi po kayong mag-iingat. Thank you so much. Bye!